Yes, hello, what's up mga angkol? Welcome back sa aking channel. Siya nga pala, for today's video is mag-unbox at magre-review tayo ng isa na namang accessories for motovlogging. At ito po siya, nabili ko siya online sa halagang 102 pesos at 142 ang total niya kasali na po yung shipping. Ito po ay isang mount for action camera para sa ating helmet. So ito po siya, huwag na natin patagalin. Minuksan ko na po siya nung pagdating niya kasi chinek ko lang kung okay yung item, kung wala ba siyang sira, pero hindi ko pa nabubuksan yung pinaka ano niya, yung sisidan talaga niya. Ayan, so mumurahin lang siya, temporary lang naman kasi to. So tara, open na natin. Ayan, meron siyang kasamang isang lock. Pagkabili nyo sa kanya, meron siyang isang lock na kasama. Ayan, so itabi na natin to. So tingnan natin yung kanyang quality sa halagang 102 pesos. So yung strap niya, hindi siya ganun katibay. Sakto lang. Ayan. So rubber, color blue, itong color blue at saka itong black is rubber. Kaya ako nag-order ng ganito kasi yung camera ko is Supremo 4K Plus. So meron siyang free na mount sa helmet ito. Kaso lang, kapag nilagay mo siya sa helmet, tumatakbo na yung motor mo habang tumatagal, na ano siya, nalalaglag. Nalalaglag siya pababa. Tsaka minsan, gumaganyan siya. So hindi siya stable. So kaya ako naka-decide mag-order ng ganito. So pinili ko muna yung medyo mumurahin kasi temporary lang naman. Kapag nagustuhan ko ang ganitong design, saka na tayo mag-order nung branded na ganito. So i-compare natin ngayon itong ganitong design na mount sa helmet for action camera tsaka itong free ng aking Supremo 4K Plus, kung alin ang mas okay sa kanilang dalawa. So siya nga pala guys, balikan muna natin itong nabili nating helmet mount for action camera online. So sa lock niya ito, meron siyang dalawang lock. Ayan, ito yung mga locks niya. Naaalog siya ko ng konti. Pero ganito talaga yung design niya. Ayan. Pero sa tingin ko, madali lang itong masira. Kasi nga, naaalog. Tsaka yung isa, ganun din. Pero tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kapag ginamit na natin to, kung tatagal ba siya. So let's go, ikukumpara na natin yung dalawa. So unahin natin to, itong dati kong gamit na free sa aking action camera. So kapag ito yung kinagamit ko sa aking helmet, siya nga pala yung helmet ko is HGC CS15. Ayan, ito yung gamit ko sa pag-motovlog sa tuwing bumabiyahe kami. So ito guys, so kapag ito yung ginagamit ko na mount for helmet, is need ko pa itong tanggalin. Ayan, ayan, need ko pa itong tanggalin. Tsaka ito sa ilalim, yung itong chin guard, need ko pa rin, need ko rin siyang tanggalin. Ayan, so natanggal ko na yung dalawa. So ngayon, ikakabit na natin to. Ayan. So ayan, ikakabit ko na po siya. So yung hindi ko nagustuhan sa helmet mount na ito is umuusog siya. Ayan, hindi siya stable.
sa tuwing naglo long ride kasi kami, patagal ng patagal, imbis na nasa taas siya, dyan, imbis na nandyan siya, patagal ng patagal, napupunta siya sa baba. Yun yung hindi ko nagustuhan sa helmet mount na ito. Tsaka, gumagalaw siya, yan, ganyan, gumagalaw, hindi talaga siya stable. So, ikabit natin yung action camera. Nga pala guys, ito yung aking Supremo 4K Plus. Ayan. So as you can see, isa lang yung strap niya. So hindi siya masyadong stable yung pagkakapit niya, lalo na't medyo mabigat din yung action cam. Ayan, yan, ito yung sinasabi ko na gumagalaw. Ayan, so gagalawin ko siya. Yan, bumababa. Ito yung hindi ko nagustuhan. Tsaka itong ano nya, cable tie, nagagasgasan yung helmet, yung chin ng helmet nagagasgasan dahil sa cable tie. Ito yung pinaka hindi ko nagustuhan sa helmet mount na ito. So let's go, itatry na naman natin yung isa, yung nabili natin online na helmet mount. So ngayon, ibabalik natin tong accessories ng helmet. Try natin kung pwede siya na may ganito. Itatry natin yung isa na helmet mount. Kung pwede ba siyang ikabit kahit na merong ganito. Tsaka ito. Ibabalik din natin tong chin guard. Ayan. So naibalik na natin yung accessories ng helmet. Tsaka itong chin guard sa baba. So, ikakabit na natin itong nabili nating camera mount sa ating helmet. So, ayan. So ayan, ikabit na po natin. So ang nagustuhan ko sa kanya guys, kahit na meron siyang ganito, pwede mo siyang ikabit. Kasi nga, dalawa yung lock niya sa taas. Tsaka yung strap na siya baba is dalawa para sa dalawang lock. So kahit na siya nga pala, yung chin guard is tingin ko no need mo na siyang tanggalin. Kung ayaw mong naging ganito yung chin guard mo, pwede mo siyang tanggalin. Ayan. So hindi siya nagagalaw. Stable siya. Ito yung nagustuhan ko sa camera mount na ito. So ikabit na natin yung camera. Ayan. Ito yung kanyang free na lock. Ito yung free lock niya. Yung camera natin. So ayan. So ngayon, compare nito, kung i-compare ko siya sa camera mount na ito, mas okay to kasi hindi siya nagagalaw. Kasi nga dalawa yung strap niya, dalawa yung lock. Compare nito na isa lang. Tsaka yung ginamit ko na pang-lock lang ng kanyang strap is itong tie cable. Cable tie. Ayan. So, ito na lang yung gagamitin ko sa aking pag-vlog.
So far, okay siya at hindi nagagasgasan yung helmet. Kasi nga, rubber yung padding niya sa helmet. Ayan. So, yun lang guys. Kung bago ka pa sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-like sa video na ito. Tsaka, pakipress na rin po ng notification bell button. Tsaka, magbibigyan na lang ako ng review about sa performance ng camera mount na ito kapag bumabiyahe ako. So, yun lang. Please don't forget to subscribe. Tsaka, thank you for watching. Bye-bye!